Magandang araw mga kasandan pet tips. Andito na naman po ang sandan pet tips para magbigay ng tips para sa inyong mga alagang pet, no? So sa araw po ito, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung deworming, no? Tuturuan ko po kayo kung paano po magpurga ng ating mga alagang aso at puppy, no? So tututukan po muna natin yung mga alaga ating aso at mga puppy, no? Kasi magkaiba yung procedure ng cat, no, ng mga kitten kung paano magpurga. Kaya tututok muna tayo para sa mga dog lovers at mga newbie na gusto magsimula at mag-alaga ng mga cute na mga alaga natin aso, no. So bakit nga ba kailangan natin magpurga? Kasi kailangan natin magpurga dahil para maiwasan natin yung mga possible na sakit na dumapo sa kanila ng dulot na mga bulatin, no? So meron kasing common na bulatin na maaaring nasa alaga natin mga aso, no? Yung tinatawag na hookworm, whipworm, roundworm at tapeworm, no? Pag may nakita na po tayong mga ganyang klaseng mga worms, no, agad-agad po ay kailangan natin silang purgahin. At kung maaari, kahit wala o wala tayong nakikita, maintenance gawin po natin na nagpupurga po tayo ng ating mga alagang aso para maiwasan po natin yung mga sakit. Kasi pag yan po ay napabayaan natin, maraming cost na pwedeng mangyari sa ating mga alaga, yung pagbagsak ng kanilang mga pangangatawan, yung pagpayat po nila, yung pagbaba ng mga timbang nila, no? Magkakaroon sila ng mga skin diseases at kung ano-ano pa na possible na makuha. Kasi pag may bulate, siyempre pag nangangayayat yung aso natin dahil may bulate, so mababa yung immune system ng alaga nating aso. Kaya mas madali silang dapuan ng mga sakit. Kaya ginagawa natin is nagpupurga tayo para maiwasan natin yung mga ganong pangyayari. Meron tayong gamit na subok na pampurga na ituturo ko sa inyo, ituturo ng Sandan Pet Tips, na subok na rin po ng mga iba, subok na rin ng mga dog breeder, ng mga dog lover na gumamit nito. Ito yung Pyrantel, no, yung nematocide Pyrantel, no. Ayan. Pwede siya sa aso, pwede siya sa pusa. Paano nga ba ito gamitin? Ang Pyrantel po is syrup, no, no fasting needed. Hindi na po ito kailangan ng ipapasting, no, kailangan walang kain bago siya ipainom, bago siya gamitin, no, hindi na. No fasting needed na po ito. Kahit nakakain siya, pwede natin siyang ipainom. So, ang nematocide Pyrantel po is 1 kilo ng puppy is equivalent ng 1 ml, no? So kung 1 kilo ang iyong puppy, 1 ml po ang ipapainom mo. Kasi meron naman po siyang dropper. Yung dropper niya po sa loob ay meron pong 1 ml, no? Kaya po netong maglagay ng syrup ng 1 ml, no? So kung 2 kilo, so dalawang beses mong gagamitin kung 2 kilo, 2 ml, kasi 1 ml lang po ito. Kung meron naman po kayong syringe na pwedeng gamitin, tanggalin nyo lang yung needle, pwede kayong gumamit ng syringe para mas marami kayong mailagay. So ito, 1 ml lang kasi yung nakalagay po dito na dropper. So mas maganda meron tayong another syringe na pwedeng pamalit para mas marami tayong mailagay. Kasi kung 3 kilo yung aso, 3 ml, no? Kung 2.5, dalawat kalahating kilo yung aso mo, o yung puppy, 2.5 ml yung gamit, no? So, madali lang po siyang gamitin. Siyempre, kailangan natin gumamit ng timbangan. So, hindi natin pwedeng hulaan kung ano yung timbang ng aso natin, kaya kailangan natin gumamit ng timbangan. Ang timbangan. Yun nga. So, madali lang, ipapakita ko sa inyo sandali kung paano yung nagpurga ko. Ayan. Thank you.
So yun nga, nakita nyo, no? Nakita nyo kung paano tayo nagpurga, kung paano natin pinainom yung aalaga natin, no? So yun nga, para maiwasan natin yung mga bulate o pagkakasakit ng aso natin, kailangan natin silang dinideworm. So sa puppy kasi po, from 3 weeks old na puppy or 1 month, pwede na tayo mag-start ng deworming. Pwede na tayo magpurga, no? Kung ang puppy mo is, yung 1 month old na puppy mo is 1 kilo na, 1 ml ang painom mo na syrup ng nematocide, no? Tapos, pag puppy pa lang, pag first time niya pa lang napainom, kailangan natin siyang ulitin. Kailangan makompleto natin yung 4 times deworm, no? So, ibig sabihin, sa 1 month old na pinurga mo siya, ako kasi 1 month old eh. 1 month old kasi ako nagpupurga para mas malaki na yung puppy at mas kaya niya nang i-intake, kaya niya nang i-absorb yung syrup, no? Hindi naman siya delikadong gamitin. Safe naman ito. Marami nang sumubok nito. Pero siyempre ako, ang para sa akin kasi 1 month ang ma-advise ko sa inyo para mas maganda na yung pangangatawan ng gagamit nito, no? So yun nga, kailangan natin makompleto yung 4 times deworm. So pagkapurga mo ng 1 month old, first time niya yon, so ulitin mo ulit yung pagpupurga, timbangin mo ulit siya in the next 2 weeks, no? Pagkapurga mo ngayon, kunyari ngayong araw nagpurga ka, next 2 weeks ulit purga ka ulit, timbangin mo ulit siya, kunin mo ulit yung timbang niya, purgahin mo ulit siya, painom mo yung tamang equivalent ng ml. Tapos next 2 weeks ulit, pang third niya na yon sa next 2 weeks, tapos another 2 weeks para makompleto mo yung 4 times para mas clear na clear at malinis yung intestine ng ating mga alagang puppy, no? So pag nagawa na po natin yon, every 3 months na lang, maintenance na lang, no? Kasi bakit ba natin kailangan gawin na nagpupurga tayo for maintenance? Kasi hindi naman porket nagawa na natin yung pagpupurga is tapos na, end na, no? Okay na yon. Hindi, kasi ang mga alaga nating mga aso at pusa, mga puppies, ano yan eh, kahit saan niya napunta, kahit saan niya nag-leak, no? Dinidilaan niya yung mga sahig, kung ano na yung nakakain niya na hindi natin nakikita. Siyempre, ano ba yon? Ano ba yung mga possible na pwedeng makuha doon sa mga nalilik niya o nakakain niya na hindi natin nakikita? May mga germs doon at bacteria. Tayo, pag dumarating tayo ng bahay, sasalubungin tayo ng mga alaga nating aso, didilaan nila yung mga sapatos natin, didilaan nila yung mga pantalon natin, yung binti natin. Diba? Ano ba ang possible na dala natin? Germs and bacteria. Kaya hindi natin nakikita kung ano yung mga nalilik nila, kaya ginagawa natin yung maintenance na pagpupurga para sa mga alaga nating aso, no? Alaga nating aso at pusa. Yun nga, sa next nating topic, ituturo ko naman po sa inyo kung paano magpurga ng pusa. Pero yun nga, sana dito sa topic natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magpurga ng alaga nating puppy at pusa at bakit natin kailangan na purgahin sila, no? So yun nga, ang nematocide Pyrantel is nagkakahalaga lang po ng 130 sa mga poultry, sa mga malalaking poultry supply, may mga available po na ganitong dewormer, no? So recommended ko tong ganitong dewormer. Subuko na talaga to sa haba-haba na rin ng kahit paano ng aking pag-aalaga ng aso, no? So ayun nga, napakadali lang gamitin, no fasting needed. Hindi ka guys sa mga tabletas na ginagamit, kailangan kasi ng fasting, pero ito po ay hindi na. Kaso nga lang, syrup, pag sa mga adult, kung ang aso mo is 20 kilo, mahirap na siya ipainom kasi syrup na eh, baka may ano lang. Kaya may advice ko na pag mga adult dog or large breed dog is mga gumamit na lang po tayo ng mga tablets, no? Yung mga tablets po ang gamitin natin para sa kanila. Kasi mahirap na mo ito ipainom. Pero kung mapapainom nyo, okay naman po kahit sa mga adult. Pampapi po ito or adult dog, pwede safe, no? So yun nga, sana meron tayong natutunan ulit dito sa Sandal Pet Tips, no? Iwasan po natin na pabayaan ang ating mga alagang dog, no? Sa mga bulate, no? Kasi maraming pwedeng cause na sakit na makukuha nila pag pinabayaan natin ang mga
bulati na pinabayaan natin yung mga bulati sa kanilang mga katawan, no? Ang worst is pwede silang mamatay kasi dahil sa magkakasakit sila, bababago yung system nila dahil nga pumapayat sila, nangangayayat sila, no? Kaya kailangan lagi tayo nagdi-deworm sa tamang oras, sa tamang panahon, no? So again, ang Sandan Pet Tips ay nagpapasalamat at sana po ay meron po kayo natutunan sa aking maikling pagtuturo ng tips para sa inyong mga alagang pet, no? Marami pong salamat at muli, ang Sandan Pet Tips ay nagsasabi sa inyo ng good day and good vibes from Sandan Pet Tips. Bye-bye!